Good evening po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Broad Stream Cast Communicators. Isa pong karangalan na ako ay mapabilang sa mga pinagpipitaganang broadcasters, mga veteranong broadcasters sa Pilipinas. Medyo meron po tayong problema pa ng konti sa ating linya ng komunikasyon. Kaya kung meron po kayong mapupuna na medyo masama sa delivery o sa galaw-galaw ng ating broadcast, kayo na po ang bahala magpupuno at marahil bukas po sa pagbabalik po ng ating palatuntunan dito sa Broad Stream Cast Communicators ay ating pong maayos na ang mga linya na kanina pa ho natin kinakalikot. Kaya kayo na po magpupuno. Ito po si Sammy Gabot, ang nag-iisang asintado. At bago po ako magtuloy-tuloy sa ating maiinit, napakainit na mga issue sa araw na ito, nais ko pong magpasalamat sa ating kasama, ang Pangulo po ng Broad Stream Cast Communicators, walang iba kundi ang ating kaibigan, si Ka Tony Salaw, na matagal po naglingkod sa Radyo ng Bayan. At iba pa pong mga istasyon ng radyo. Salamat din po sa magagapay ng ating kasamang si Charlie Fry. Kumukuha po ako ng lecture eh. Sa totoo lang po eh, pagdating po sa communication, lalo na itong mga linya-linyang to, medyo aminin ko po, hindi ko nasasabing, talagang wala po ako lang dito. Nagbo-broadcast po ako, laging may nakaalalay sa akin isang technical director. Doon po ako nagbibigay ng utos kung anong gagawin niya at sinisenyo saan ko siya para maganda po ang kalalabasan, ang patutunguhan itong ating broadcast. At para masiyang kayo sa inyong panonood at pakikinig. Ganun din po, nais kong batiin muna bago tayo tuloy-tuloy na asintahin ang mga bagay-bagay na dapat asintahin at pagtuunan ng pansin para po sa inyong kaalaman. Ang aking mga taga-subaybay mula sa Canada, ang Canada, marami pa po sa US of A, United States of America. Napakarami po kasi nating kamag-anak niya, naglipa na eh. Sandamukal. That's the right term. Sangkatutak, sandamukal. Kaya lang, hindi po naman Gabot ang kanilang apelido. Pero marami rin po yung mga Gabot. In Canada, marami pong Gabot. Sa US of A, marami rin pong Gabot sa iba't ibang sulok ng California. Ang pinakamalaking estado o state sa US. Ganun po ang ating kasama si Furel Salvo, na meron pong palatuntunan sa NYZ, Zay, or rather, Silang si hindi Zay, New York City. Yun po yung programa niya, ang Pan Saturday Live, na humahataw po sa himpapawid. Dahil
sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa na kung saan gustong manatili yata ng habang buhay sa pwesto itong mga hinayupak na ito, ha? Na hindi naman dapat, bigyan nyo naman sa iba. Karaos na kayo eh. Mapaalis na kayo. Lais na pagdating ng inyong termino. Ibigay nyo ang poder sa mga dapat manungkulan, karapat dapat maglingkod sa ating bansa. Sus, Mariosip, mukhang na high blood na naman ako. Ay, maraming salamat po at marami nang umaagapay sa ating pagsasayimpawid. Ang pagsasayimpawid po, first time, my initial maiden broadcast dito po sa Broad Stream Cast Communicators. Kasama na natin ngayon, puro Batikan. Puro mga pinagpipitaganan, iginagalak sa larangan ng broadcast, sa broadcast industry, at maging sa panulat sa ating mga pahayagan sa Pilipinas at sa iba pang lugar sa ibang mundo. Bukod po sa Canada, bukod po sa US, nabanggit ko yung California, di pa natin nabanggit yung Texas, may gabot din po doon, yung anchor woman sa umaga, si Marialcy Gabot Piñaranda, yun po yung panganay na anak ng aking mahal na kapatid, si Fred Gabot na dating pangulo po ng National Press Club of the Philippines. Isa po siyang anchor woman ng UNTV. Banggitin na natin. Diba? Eh, wala namang problema ron eh. Kapatid natin sa hanap buhay yan. Habang naninindigan yan para sa bayan, hindi po tayong mangingimi na banggitin ang kanilang mga pangalan at kanilang organisasyon na kinaaniban. Okay? Dahil sa totoo lang po, sa ngayon, napakaraming nakapiring ang mata. Nakatakip ang kanilang mga mata sa totoong mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yan po ang tinatawag ng mga bayaran, attack and collect. Yan po ang laro niya mga yan. Kilala namin kayo lahat at hindi kaming mangigibig ibulgar ang inyong mga pangalan kung kinakailangan. Sobra na po. Sa ngalan at sa kinang ng salapi, nabubulag kayo sa tulay na nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Medyo napahataw kagad tayo after the pagbati sa ating mga tagapanood sa ibang bansa. Ito, meron tayo dito sa local, dito sa sarili natin bansa. Mula sa ating, sa mga sumusubaybay ngayon, good eve kay Louis Del Rosario. Good eve kasama sa Broad Stream Communicators, Mr. Sammy Gabot. Salamat, Mr. Del Rosario. Ganun pa rin. Mula pa rin kay Ginoong Del Rosario, Louis Asintado ng BSCC. Naku, maraming salamat po sa inyo.
At sana'y makapaglingkod kami sa inyo ng lubusan sa pamamagitan po ng aming plataforma, ang Broad Stream Cast Communicators o BSCC. At hindi lang po tayo dito maglilingkod. Hindi lang po sa ating bansa, kundi maging sa ibang dagat na kung saan po kinakailangang malaman ng mga kababayan natin doon sa malalayong lugar kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung puro katotohanan. Hindi po tayo maglulubid ng kasinungalingan sa ating palatunturan ito. Bagkos, ibubulgar po nating lahat ang mga anumalya, kawalangyaang nagaganap sa ating kapaligiran. Kahit sinong tamaan, tatamaan kay Asintado. Magandang gabi po, Kuya Sammy, mula sa ating kasamang si Charlie Pry. Maraming salamat po. I salute you, sir. Welcome to BSCC. Medyo napaos ako. Napahataw, napakaaga nung hataw natin eh. Ha? At napakaraming issue na ating tatalakayin sa ating maiden broadcast. Sa oras na ito, sa bansang Pilipinas, ay alas 6:15 na po ng gabi. At sa mga nakatutok na sa atin, sa Luzon, Visayas at Mindanao, great evening sa inyo pong lahat. Sana'y napapanood niyo po kami at inyong natutunghayan. Napapanood, natutunghayan, parehas yata yun. Ang ating ang bagong palatuntunan, isang public service commentary at kung ano pa dito po sa Broad Stream Cast Communicators. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pagtalakay sa napakainit na mga issue sa araw na ito. Number one, siyempre, yung China-made virus. Yan po yung COVID-19. Gawa po sa China yan eh. Eh, hindi na ako magtataka. Dahil sa buong mundo, nagkalat po ang produkto na gawang China. Hindi pa sila nasiyahan sa mga produkto na kanilang dinadala, ibinibenta sa iba't ibang dako ng daigdig. Pati virus, tumira pa kayo ng virus. Para ano? Para patayin ang napakaraming tao. Hindi po ako nagkakamali, sa Amerika lang ay kalahati o mahigit kalahating milyong Amerikano ang nangamatay na dahil sa China-made virus ninyo. Ha? Biro nyo yan, mga kababayan.
tapos gusto pa natin sila yakapin. Ano yan? Eh, nakalamang lang kayo eh. Noong kabataan ko, if I'm not mistaken, ha, natatandaan ko kayo mga incheck. Kayo yung tinatawag na boat people. Tumatakas kayo mula sa bansa nyo patungo sa Pilipinas at kung saan-saan pa. Kahit na anong hirap po ang dinaranas nyo sa dagat, sakay ng isang maliit na bangka, ha? Para makarating lang, makatakas sa inyong nagdarahaw na bansa noon. Hindi naman po talaga mayaman pa ang China noon eh. Baka mas mayaman pa nga tayo sa China noon eh. Ha? Dahil sa Asia, pangalawa po ang Pilipinas sa pinakamayaman sa Asia. Hanggang, ewan ko, kulelat na tayo o number 2 na sa pinakamahirap sa Asia. Kalahin nyo, imbis na sumulong tayo, paabante, eh paatras. Ano nangyari? Sa land of promise, you're claiming na nandito ang bagong Jerusalem. Pero asan? Nandiyan pa sa siyudad na kung saan natin matatagpuan ang palasyo, pangalawang palasyo, palace in the new Jerusalem. Oh, eh, siguro kilala nyo naman yun. Kung sino yung ano dyan, kung sino yung namumuno dyan at nagsabing nandyan yung New Jerusalem. Babanggitin ko na, tahasan. Yan po ang presidential spiritual advisor ni Tatay Digong. Ayaw matatawag na pangulo o presidente. Okay na sa kanya ang mayor. Ayaw niya rin matatawag na honorable. Eh, wala tayong magagawa. Yun ang gusto niya eh. He don't want to be called honorable president, chief executive. Ayos na sa kanya yung pagiging mayor. Sa atin pong kasama si Belito Rodelio Militante. Oh, ito mga kaibigan natin. Ha? Sa simula pa lang po, ilang dekada nang nakalipas, madami ang nakapiring, may busal ang mga bibig na hanggang ngayon, gutom pa rin at walang tigil, ha? Sa pagpapayaman mula sa kabandang bayan. Yan, galit si Melito. Kaya nga po, ultimo, ha? Sabi ni Melito, ultimo, ano ito, medyo, nasa na, sa katarungan, mula noon hanggang ngayon, nakapiring pa rin pa din dahil ikinaihiya niya ang mga katiwalian mula noon hanggang ngayon. Correct ka dyan. Correct ka dyan, Melito. Napakasakit, Kuya Eddie. Maski ako, hindi ko alam kung kailan tayo makakita ng tunay na leader ng ating bansa na siyang magpapabago at magpapayabong
sa ekonomiya ng Pilipinas imbis na tayo'y lububog sa utang. Eto, lubog na tayo sa utang. Ang bakuna pang binibigay sa taong bayan, ano, pinakamura, pinakawalang kwenta. Ang sa akin po, kahit na sana magkalubog-lubog ang Pilipinas sa pangungutang sa mga financial institutions, kagaya ng World Bank at iba pa, kung ang may bibigay na bakuna sa bawat Pilipino ay yung pinakamahusay na bakuna. Hindi yung pinakamurat, naku po, 50% TP kasi, my God! Hindi po ako isang doktor, pero pag sinabi mong 50% ang efficacy nito, kahit ako, bayaran nyo, hindi ako magpapabakuna dyan. Sinovac. Dapat yan, Sinovac. Tawag po kasi sa mga injeksino yan. Chino. Diba? Napakahirap ang ating sitwasyon. Sobra na. Kaya, eto, malapit na naman po ang eleksyon. Come October this year, sa darating pong Oktubre ng taong ito, 2021, ay magpapail na po ng Certificate of Candidacy ang mga gustong mamuno sa ating bansa mula palasyo, pababa, down to the councilors sa mga konsehal. Hindi po kasali yung mga barangay dito. Boy Scout, di ba rin po kasali? President down to the councilors. Yan po ang ating iyahalal sa 2022. May 2022 election. President, Vice President, etc. hanggang sa konsehal. Mantakin nyo. Napakasakit po ang nangyayaring ito sa atin, sa totoo lang. Ang pinakamurang bakuna, Sus Mariosep, anak ng, ano sabi ni Paring Ben Paipon, ni Your Honor, please. Ha? Anak ng pating. Eh ako, anak ng teting yung ano. Sinasasabi ko. Oh, okay daw. Ha? Si Paring Ben, kanina pinapanood ko rin sa kabila eh. Ha? Buti na lang. Ganda-ganda nitong technical directress natin. Ha? Talaga, hindi dumating yun, hindi tayo nasipot ng ano dahil may nasikap sa mong importanteng bagay. Hindi po natin siya masisisi. Unahin mo muna yan at ikaw ang makakapagsalba sa buhay ng ating tinutulungan dyan sa lungsod ng Pasay, kung hindi ako nagkakamali, na may mga lockdowns po dyan. Hindi lang po sa Pasay yata, marami na ring lugar ang merong lockdown. Diba? Talagang grabe po. Wala namang umamin sa ating mga kinaukulan kung eto na yung phase 2 ng pandemya. Ha? Walang umaamin eh.
Kahit yung magagaling niya sa Department of Health, hindi maamin kung eto na, ha? Eto na yung second wave na sinasabi. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tahas ang masabi kung bakit nagkakaganito. Ang masakit pa lalo, bukod sa Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca na tinatanggihan na rin sa ibang mga bansa dahil may mga nangamatay na dahil po sa pagpabakuna ng AstraZeneca at saka Sinovac. Ang masakit nga dito sa ating bansa, tayo po pinagtatapunan ng mga walang kwentang bakuna tulad ng Sinovac, AstraZeneca. Puro donasyon po ito sa atin. Wala pa yung mga binibili natin. Kaya, naitanong ko tuloy, nasaan yung trilyon-trilyong pondo? Ha? Na nakalaan, inilaan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan para sa pagbili ng bakuna. No. Kaya si presidential spokesperson Harry Roque, tinamaan na rin ng COVID-19. Oh. Sana magulos dili ka na. Knock on wood. Alam nyo, kung hindi kayo naniniwala sa karma, bad karma, kasi meron pong dalawang klase yan eh. Bad and good karma. Malamang mayari kayo. Ha? O isa pa, si Bobo Cap, PNP chief, si Diebold Sinas, he's a 4-star general from 1-star rank, isang estrella. All of a sudden, my God, naging 4 po yung kanyang estrella sa kanyang balikat because of his closeness to Tatay Digong. By the way, it's the prerogative. Wala po tayong pagtatalunan dyan. Dahil karapatan po yun na ibinigay sa Pangulo na magtalaga kung sino ang gusto niyang italaga ang PNP Chief, Armed Forces, Chief of Staff, kung sino-sino pa. Wala pong question doon eh. Kaya lang ako nagagalit. Ha? Kaya lang medyo masama ang loob natin. Dahil bobo ka pa eh. Oh, di ba? At bigyan daan muna natin to kay sa ating presidente ng BSCC, kay Kuya Tony Salaw. Hindi natin alam kung nasaan ang bilyong pisong pondo para sa bakuna. Nasaan na? Kaya yun. Ay nako. Kuya Tony, hindi lang bilyon. Trilyon na nga eh. Trilyon-trilyon na. Bukod doon sa pondo na inilaan ng gobyerno, eh meron pa galing sa mga local governments and private companies. Napakalaking pera po. Doon na lang sa ayuda eh. Bilyon-bilyon. Yung dapat mapuntang ayuda sa taong bayan. Hanggang ngayon, marami sa kanila ay walang natatanggap na ayuda kahit na
isang duling na kusing. My God! No! Nasita yung DSWD. May 10 billion doon. O bakit hindi nyo isinabog yan sa taong bayan na ng mga panahong yon ay nangangagutom at kailangan ng ayuda mula sa pamahalaan. What did you do? I stand corrected. What did you do, Mr. DSWD? General din po yan. Sekretaryo dyan. Halos lahat, general na nga eh. Oh. Wala kay... medyo papahingi tayo ng ano. Baka tamaan sila ng tamaan eh. Ha? Good PM po. Mula sa ating listener, tagapanood, si Renato Sulit. Good PM po, sir. Okay po ang banat nyo. Saludo po kami sa inyo. Ay, naku, napakasara. Pampataba po sa aming puso. At habang mayroong katulid nyo na na-appreciate ang ating ginagawa ito, hindi po kami mangigimi na araw-arawin ang pagtuligsa sa mga taong dapat tuligsain. Isa na dyan. Ah, hindi pala isa lang. Napakarami nila. Ah, Kuya Sammy. Okay. Okay. Mabuti na talaga, oh. Sabi ko na eh. Kung wala itong Miss Beautiful natin, eh. hindi tayo makakapag-broadcast na maiden issue natin. Maiden broadcast. Thanks to you, Muriel Neri. Si Muriel po ay medyo bihasa. Kanina ko lang na-discovery. Nung nangangapa na ako ng tutulong sa akin. Tutulong sa akin para dito sa setup. Dahil sabi ko nga po, hindi dumating yung talagang technical director natin, magiging technical director. So, maraming salamat sa iyo, Muriel Neri, from Miss Samis Oriental. I love you. Hindi yung ano, ha, baka ma-misinterpret mo ko. alam niyo si Asintado. Binata po ako. 7 years ago, namatay po ang aking pinakamamahal na may bahay. So, biudo si Asintado. Ready to accept applicants. Joke lang po, joke. Para naman hindi puro high blood yung ano, di ba? Medyo humor ko. Papakawala tayo ng pampawala ng galit. Diba? Ay, nako. Oh, ito uli si ating kwan. Si Melito. Rodelio Militante again. Nasaan na po ba ngayon si Duque? Bakit parang nawawala na siya sa eksena? May COVID na din po ba siya ngayon? Hindi, kahapon nakita ko pa si Health Secretary Duque. Ha? Nagsasalita pa yata sa press conference. Ang matagal kong hindi nakikita, Melito, ay si dating Armed Forces Chief of Staff, Eduardo Anyo, Secretary ng Department of Interior and Local Government. Matagal na po siyang nawawala. Anyo is a 4-star general also.
Nasaan ka na? Magparamdam naman po kayo para hindi kami nangangapa kung tinamaan na kayo ng lintik. Wala! Walang kabali-balita tungkol kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Kung may sakaling nakikinig dyan na malapit kay Secretary Anyo, pakisabi lang po, hinahanap kayo ni Asintado. Hindi lang po si Asintado, maraming tao nagtatanong, nasaan na po kayo? Hoy, jackpot! My God, akalain nyo, from New Jersey. Meron po nanunod sa atin from New Jersey. Ha? Si Kokok John Johnny. Tama kaya yung pronunciation ko nito? Pinuela. Good luck to you and more power to you. Watching from New Jersey. Meron pong sa dulo ay bandera ng Estados Unidos. Yun. Salamat po. Maraming salamat. Diyos agnina kada kayo amin, Apo. Hoy, yung mga parientes natin, kamag-anak natin na sangkatutak. Medyo wala akong nababasa. Baka hindi pa nila alam na nandito na po tayo sa Broad Stream Cast Communicators. Hindi ko po mapahindian si Ginoong Tony Sala sa kanyang misyon na ipaalam sa taong bayan ang mga totoong kaganapan sa ating kapaligiran. Ganon din po si Kaben Paipon nang gagalaiti na rin and the rest of the group na talaga namang anak ng teting, talaga oh. Puro anak ng teting eh. Ayaw naman kasi namin magmura at magmura. Alam nyo po bang, sa unang pagkakataon, simula ako'y iluwal sa mundo ng aking pinakamamahal na ina. Ngayon lang po ako nakarinig ng malulutong, umuusok na bunganga, masamang bunganga mula sa ama ng bansa. Sus, Mar Yosef, Santissima, pati na tuloy yung mga kabataan, mga bata na natitiyempong nanonood sa tatay ko. Ngayon, ang gagaling na rin magmura na hawa na ang bukang bibig nila ngayon. Po na. Na. Na 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 na. Po. My God. Ito lang po ang ama ng bansa na on national television ay hindi mapigilan ang kanyang masamang bunganga. Ha? Nung una, hinahangaan ko kayo, tatay. In fact, nung kumandidato ko yung presidente, tumakbo rin po ako mayor ng Maynila. That's 2016. Binigyan ko ng ataol si Erap, ang mga naging kalabang ko, pati yung Comelec, yung si Andy Bautista, tao ng Smartmatic yun eh. Oh, ay, ang Hilito Pruna, Secretary Anyo po, nakalib dahil 2 beses
tinamaan ng lintik, ay, tinamaan ng COVID. Thank you for the information, Angelito Pruna. B. Pruna. Maraming salamat. At nakatutok po kayo kay Asintado. Sammy Gabot po. Thank you so much. Mula naman kay Renato Sulit. Oh, kanina naghatid na siya ng kalatas eh. Okay po ka, Sammy. Aka Asintado. Pakikalampag na po mga mapagsamantalang mga opisyal ng gobyerno natin. God bless po. From Ronda Droga. Yes, sir. Hanggat marami ang mandarambong sa ating pamahalaan, hindi po mangigibi si Asintado. Araw-araw po natin silang gigisigin. Ha? Mahirap nga daw pong gisigin yung gising. Dahil gising na. Pero pag-aaksayahan po namin kayo ng panahon upang malaman nyo. Kanta yun ha. Upang malaman nyo na kayo ay mga mandarambong. Pwe! Kay Melito Rodelio Militante, sa LGUs pa lang, dami ng katiwalan. Ay, sinabi mo pa, kapatid. Sinabi mo pa, hanggang ngayon, pati sa hudikatura, mismong dalawang mata ni Asintado ang nakasaksi sa katiwalayan na nagaganap po sa Department of Justice at sa iba't ibang sangay nito sa ating bansa. Mulang parang wala nang kahihiyan itong mga hinayupak na ito eh. Mga damuhong ito. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Yan ba ang pinalalaban nyo sa inyong pamilya? Ang pangungutong Sus Mar Joseph, susunod. Tatamaan na rin kayo. Iisa-isayin ko kayo para matapos na rin yung kawalangyaan nyo. Naturingan kayong mga honorable, abogado. Ha? Wala kayong kahihiyan eh. Kaya, ewan ko, uso pa rin yung mga hoodlums in robes. Hoodlums in robes. Oh, kita nyo yung nag-issue na yung dalawang hukom na nag-issue ng warrant of arrest sa mga Pinas lang sa Calabarzon, kailan lang. Nakipagsabwatan kayo sa kapulisan para makakuha ng warrant of arrest, no? Ayun. Ang mga kawawang kababayan natin na inakusahang mga kaliwa. Tigok. Abangan natin kung ano po ang magiging kahihinatnan ng imbestigasyon isinasagawa ng mga nasakatungkulan. Matakot po kayo sa karma. Bad karma is coming to you. Nabasa na natin to eh, no? Sekretaryo anyo po nakalib dalawa, dahil dalawa beses tinamaan. Tinamaan ng lintik. Si Dibold Sinas, tinamaan na rin ng lintik. Si Harry Roque, my favorite. Ha, ha, ha. Harry,
Buti sana ako si Dirty Harry. Bagay, pwede na rin, ha? Kaya lang. Eh, nako. The presidential spokesperson. Tagapagtanggol. Ewan ko. Ewan ko bakit. Eh, marami sa mga pronouncements niya. Ang inihahayag niya tuwing press briefing sa Malacanang o kung saan-saan lugar, eh, pumapalso na. Iba-iba na ang kanilang mga tono. Dati, isa lang ang tono, magandang pakinggan. Maganda sa pandinig. Pero nung magkagulo na, anak ng teteng, talaga. Nag-iba-iba na ang tono, nakakasuka na. Nakakairita na. Hindi mo na malaman kung anong katotohanan, kung anong dapat malaman ng taong bayan. Hindi nyo dapat nililigaw. Hindi nyo dapat nililigaw ang taong bayan sa katotohanan. Karapatan nila. Karapatan natin. Na malaman kung ano talaga ang katotohanan. From Mr. Charlie Pry, again, my friend, maraming salamat. Welcome, paring Toto. Toto. Totoo siguro. Pro na sa BSCC. Hay, nako, ma-high blood ka. Kung tatay ko na-high blood eh, ako pa. Di ba? Maraming ma-high blood. Gaya po ng nasabi ko, isang ehemplo, ha? Na natutunan natin sa tatay ko, ay yung pagmumura sa TV, sa national TV. At kinapulutan ng masamang impluensya ng mga kabataang nakakarinig ng kanyang maanghang na salita. Pwede naman tayong ano eh, pwede naman tayong hindi magsalita ng masama sa national TV. Pagtapos nung kung ano man yun, o edi doon, doon mo sabihing, tak, nak, nan, di ba? Oh, dumo, paspasan. Dumo, ibuga. Dumo, ibuga ng ibuga. Kung anong, ha? Dapat mo sabihin, huwag sa TV. Huwag sa radyo. Napakasakit po sa tenga. Masakit. Huwag na po sa ating matatanda na eh. Yung sa mga bata. Sensya na po kayo. Bumalik ako dito ng konti. Throwback. Sa bunganga ng tatay ko. Oh. Sino yung tatay ko? Anak ng... sige, alam niyo na 'yon. Oh. Ay, nako. Oh, yung mga kamag-anak ko pala, ang dami rin. Gabot, Ganaban, Sampayan, Sabalya. Sa ano naman 'to? Sa Middle East. Sa Dubai, sa basta sa Middle East. Bago ko makalimutan, yung sa Europa, ang dami rin. Kahit sa ang sulok ng mundo, nagkalat po ang sangkatutak sandamukal na kamag-anakan ng inyong lingkod. Para po sa kaalaman ng
ating mga taga-subaybay. Si Asintado po, bibigay ko na sa inyo detalye ng sarili ko. Isa po akong purong Ilocano from Binalonan, Pangasinan. Ilocano po dyan dahil nasa eastern side po kami ng Pangasinan. Kapag tinawag kang Pangasinensi naman, doon ka po sa western Pangasinan. May dalawang klase po kasi, eastern and western. So, yung pong nasa eastern, puro po yan. Pagtawid mo doon sa kabila, western, Pangalatok, Pangasinense. Kung hindi ako nagkakamali, si Secretary Duque, Pangasinense. Ha? O western Pangasinan yan. May Duque something sa Dagupan. Isang malaking eskwelahan yata yun. Kaprobinsya ko, si Secretary Francisco Duque. Kilala ko pa nga yung mga handler niyan eh. Ewan ko, bakit hindi sila pumipiyok ngayon? Ayaw nila pagtanggol yung mama, yung kababayan natin. Bae, mahirap ba ipagtanggol sa oras na ito? Dahil sa dami ng kapalpakan. Dahil dito sa pandemyang ito. Pero wala po tayo magagawa. Marami sa ating kababayan ang nagpayag. O hindi lang pala kababayan. Yung mga mambabatas. Mambabatas, senador, congressman. Nagpahayag ng kanilang disgusto. Kay Secretary Duque. Eh wala pong delikadesa na yata eh. Nanawagan ng mga mambabatas natin, mga senador, lawmakers sa Congress. Pero mukhang pumasok dito, labas dito. Ang kapal ng muka. Ha? Ganyan po ang mga nanunungkulan ngayon sa ating gobyerno. Time check. Ah, kita mo naman ha. It's 6:56. Alas 6:56 na po ng gabi. Doon po sa mga naghahapunan. Eh, medyo matatagalan pa po tayo. Isang oras pa tayo mahigit hahagupit sa mga bagay-bagay na dapat nating hagupitin at mga impormasyon na kailangan mga balita na malaman ng ating mga minamahal na kababayan, taga-subaybay, nanunod sa Broad Stream Cast Communicators. God first. Dapat talaga pong God first. Bago po tayo maging abala sa ano paman, let's put God first into our head, into our mind, para hindi po tayo maligaw sa ating tatahakin. Yun po. At sa iba pang mga issue, dami talaga eh. Naku, nawala yung mga notes ko. Wala po, impromptu.
I'm not reading anything. Extemporaneous po. Pero hindi po public. Hindi ako nangangampanya. Ang gusto ko lang po maiparating sa taong bayan. Gaya ng nauna kong sinabi, ang totoong kaganapan mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa na nakakasuka na. Santisima. Sana'y. Ano paano yung kantang yun? Dalawa ang puso. Dako, pag dalawa puso ko, delikado. Ha? Baka magaya tayo dyan sa mga andyan. Dalawang puso. Iniwan si isa, pumunta sa isa. Lumipat ng bahay. Ang daming ganun mga pangyayari. Number one na yun, kasalanan yun. It's a mortal sin. Ayaw na ayaw yata ng ating Panginoon yun. Ni Panginoong Jesus. God Almighty yung Ama at ang kanyang bugtong na anak. Kailangan eh, isa lang talaga, di ba? Ewan ko yung mga Muslim, may apat-apat pa rin. Anak ng tipaklong talaga. Kaya yung kaibigan nyo si Robin Padilla. Ha? Robin Hood! Bad boy! How are you? Ha? Oh, pagtanggol mo! Saan? Isa ka rin tagapagtanggol ng Ha? Siyempre, may utang na loob ka. Natural. Ha? Babarilin mo ba yon? May utang na loob ka ron. Ha? Kaya mo bang barilin yon? No. Hindi mo kayang barilin. Dahil nawala na yung, nabura na yung kaso mo. Kung wala tatay ko, hindi mabubura yon. Di ba? Am I right? Oh. Diba? Wala yung mga notes ko. Kaya, zero. Zero. Sa kubahagi lapit itong mga, dapat po sana, merong meron akong kodigo. Wala. Kodigo, puro blanco. Nakalantete, wala akong mabasa yun. Ha? Kaya, pasensyaan nyo na po. Sa mga susunod po natin broadcast, talagang, ha? Sunod-sunod nating aasintayin yan. Ilalatag natin kung ang ating mga tatalakay. Mula uli sa ating presidente, Antonio Salao, Kuya Sammy, ano sa palagay mo? Meron pa kayang miyembro ng gabinete na may delikadesa? Ha! Ha! Mr. President, Kuya Tony. Ha! Wala na. Puro asero mga muka, hindi na tinatalaban. Pero, sa ginagawa natin ito, palagay ko naman yung asero, medyo tatagustan ng ating mga panggigising na isasagawa. Hindi natin sila titigilang, hindi natin sila tatantanan na gisingin. Akala nyo yung kasunod, yung famous No. Hindi namin kayo. Gising sa amin. Hoy! Gising! Ha? Charlie Fry, dalawang baboy na po ang tinamaan ng Berus. Madalas sabihin ng tatay ko yan Berus. Akala ko ASF lang ang tumatama sa mga Peppa Pigs. Ha 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 ha.
Tama ka dyan. Parin Charlie, kasama Charlie. Dalawa na sila. Oh, eh parehong ano eh, no? Buti hindi pumasok sa pulis ito eh. Hindi papasa ito si ano eh. Buti naging abogado ito si Ginoong Hari Roque. Yung katawan naman ni Debold Sinas. O, kita nyo? Ha? Naglalaki ng kanilang mga katawan. Ha. Ay, nako. Lumutang na pala. May press conference kanina si Debold. Hindi ko na subaybayan. Dahil po sa pagsisetup nitong gamit natin dito. Ha? Para makapag-broadcast na po tayo sa araw na ito, sa lalong madaling panahon, maasinta ng todo ang mga dapat asintahin. At sa oras na 7:04 sa ating relo. Anong oras na ba sa... Hoy, araw na. Mag-aaraw na. Kundi ang nagkakamali, alas 5 na sa California. Ha? Sa ibang lugar, di kasi pare-parehas ang oras eh. Oo. Sa Ganaban family sa San Bernardino in California, Kuya Armando, support and so on. Yung sa San Francisco, Madlaing family, kay Tony Madlaing, kay Josie, marami kay, sa Chicago, si Hermie Butler, Ate Minyang, paki-like nyo, share. Siyempre, subscribe para merong pamadyak ang grupo ng Broad Stream Cast Communicator upang tumagal sa takbuhan, sa labanan, sa bakbakan. Subscribe niyo po. After this program, ibabato po palagay ko sa YouTube na ito. Ha? YouTube. Oo. And hindi pa po kompleto. Pagpasensya nyo na po ako. Wala pa po tayong mga logo ng Broad Stream Cast Communicators. Dahil sa pag-aapura po namin, talagang dahil nanggigigil na ako eh. Ha? Ating gagawing pagsaba, pagbo-broadcast upang makarating sa inyo ang mga totoo, walang halong kasinungalingan na pagbabalita. Super duper. Ito, may hindi yata tayo nadaanan doon. Ah. Kay Melito. Yes, Mr. Militante. Ngayon pa lang sinisimulan ng magparamdam ng mga politikong may balak kumandidato sa susunod na eleksyon. Palagi sila umaaten ng birthday party. Ha, kala ko ba bawal yan? Yung health protocol, piyesta, kasalan, nagkakabit ng mga tarpaulin, mga paepal yan. Yan yung mga trapo, kung tawagin. Traditional politicians. Talagang
Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Ginigising na kayo ng mahal na Panginoong Jesus upang magbago. Pero ano, wala pa rin. Hindi nyo siya pinapakinggan. Ha? Dahil lang nasa kokote nyo ay kapangyarihan, kasakiman, katakawan. Yan. Katakawan ng ano? Pera. No. Ano? Eh, gagastos ba kayo ng malaking mga halaga kung saan nyo kukunin yan? Saan nyo babawiin yan? Na? Nang teting na mga kapatid kami, paglolokuin nyo eh. Huwag naman ganun. Pare-pares na po tayo may edad. Hindi nyo na maililigaw. Ang tulad ko, na nakita mismo ng aking dalawang mata ang mga kaganapang yan. Hindi sa pagbubuhat ni Asintado. Pinagdaanan ko po lahat yung bit na yan. Mula sa pagiging showbiz reporter, entertainment reporter, writer, napunta po ako sa police, police reporter, defense, military, ha? Constitutional batasan reporter, DILG, local governments, Malacanang, halos lahat na po ng beats na pasok ko na, nalaman ko kung ano ang mga nangyayari dyan. Kaya hindi po ako maililigaw. Tatamaan at tatamaan kayo kay Asintado. Ha? Gusto niyo debate? Pwede. Oh. Eh, ang ganda nga nung tanong ni Katoni. Ay, nako, talaga. Sorry to say this. Wala na yatang delikadesa talaga lahat. Ang mga nanunungkulan sa ating pamahalan. Except for a few. Kokonti na lang po yan. Karamihan ay mapagsamantala. Nagsasamantala. Ginagahasa ang kaba ng bayan. So, sabihin, naku po, gusto nyo, banggitin ko na, sino-sino kayo? Hindi tayo mangingiming manggitin yan. Ililista po natin lahat yan. Kagaya ng tatay ko, babanggitin niya, ngayon, sino itong mga sinibak? Puro mga pis-pis lang to eh, may hinang klase, yung mga sinisipa. Ha? Oh. Eh, sa totoo lang. Eh, puro mga piyait-piyait yun eh. Parang sa droga. Sa droga, puro yung mga ipis. Excuse me po. Puro ipis ang nakuha. Siguro, sa dami ng napatay sa war on drugs. Karamihan dito ay mga ipis. Ipis, wala pong pinagpan dyan. Tanataniman lang yata eh. Nabiktima ng planting rice eh. Planting drugs is falling down. Falling down, yo. Anak na. Marami rin po ako nakita niyan. Nakita lang dalawang mata ko. Ang kapulisan
Kapag nag-operate, may bound droga. Pag negative yung tip sa kanila, ayun, papasok na ang planting rice. Tataniman na po ng kung ano-ano, baril, drugs. Ay, sus, Mario Joseph. O kaya hindi nyo po kami maliligaw. Ha? Hindi-hindi. Hinding-hindi. Kabisado natin ang takbuhan sa madaling salita. Sus, Mar Josep. 7:14 ng gabi. Sa oras po ng alas 8 at 8 o'clock after my program, umuusok pa rin po ang ating makakasunod. Isa pong haligi rin sa larangan ng broadcasting. Walang iba kundi si Ginoong Ben Paipon. Padre, nakaredy na ba yung bahay natin doon, kwarto? Ha, kaya lang may rehas. Di po tayo natatakot. Dahil hindi po kasinungalingan ang ating mga yayag dito. Hindi po kami maglulubid ng kasinungalingan gaya ng nauna kong sinabi. Dire-diretso po natin tatahakin ang tuwid na daan kahit sino ang masagasaan. Lumilipad yung ballpen ko. Ha, buti na lang yung technical directress natin na mahusay. Naku, talaga oh. Talaga. Si Moriel. Moriel Neri. Meron akong Nering kakilala sa gobyerno dati. O yung mga Neri family dyan sa Misamis Oriental. Magandang gabi po sa inyo. I hope, sana po, huwag kayo magsasawang panoorin ang lahat ng mga palatuntunan, programa dito sa BSCC na sinisiguro kong kapupulutan nyo po ng mga impormasyong makatotohanan. Ha? Hindi po tayo kaparehas ng karamihan na. Ewan ko ba, nabulag na. Hindi na inaalis yung talaga yung timbangan na yun. No? Hanggang ngayon, nakapiring ang mata eh. Oh. Kay Cheng Liedo. Uy. Also, from Misamis Oriental. Ano itong lugar na ito? Kinugitan? Kinugitan. Oh, yeah. Talagang galing ng technical directress ko. Without her, without Muriel, mga kapatid, hindi nyo po ako napakinggan, napanood ngayong gabi. So, thank you so much kay Muriel. Kanina ko lang nalaman na kung bobo ako sa mga ganitong kasangkapan, ha, sa computer, sa mga technical side, eh magaling pala ito si Muriel. Tama ba yung pronunciation ko? Muriel. M-U kasi. M-U-R-I-E-L. Muriel. What a name. Ngayon, kasi meron akong narinig. Muriel. M-U naman. Ito, first time to come across with the name Muriel. Parang mural. Kala nyo, ha? M-U-R-I-E-L. Neri.
Eh, kita nyo naman siguro sa test broadcast kanina. Ang beauty niya, ha? Ano? Panama ni... Panama mo, Juan. Miss Universe. Hindi, Miss Universe yung talagang Miss Universe, ha? Laking Panama dito. Oh, eto. Kababayan ko. Oh, from Pangasinan. Salpad sa San Nicolas. Hindi. Kay Binibining April. Next month is April. Ngayon po, March pa lang. But her name is April Madas. Ilang araw na lang po and alis na rin po ito ng bansa. Kung hindi ako nagkakamali, sa Qatar po sila patungo upang makipagsapalaran. Ha? Dahil dito po sa bansa natin, eh wala na. Kawawa. Ha? Kawawa nangyayari sa mga kababayan natin. Kaya hindi natin sila mapipigil na umalis. Ang hirap sa inyo, pinipigilan nyo. Hindi nyo naman mabigyan ng ayuda. Paano mga pamilya nito? Kaya sila napipilitang umalis ng bansa para mabigyan nila ng magandang buhay ang kani-kanilang mga pamilya na nagdarahop. Kita nyo? Secretary Bello, Silvestre Bello, na imbag nga rabi kanyayo apo. Yo, naging Secretary of Justice ito eh, si Secretary Bebot Bello. But he's from Cagayan, if I'm mistaken. Cagayan or Isabela. Pero Ilocano po siya. Ha? Good evening, Manong Bebot. Manong Francisco Duque. From Pangasinan. Annalisa Alpar. From Agusan del Norte. Salamat sa panunood. Mag-comment kayo. At ilabas nyo ang inyong saloobin. Ha? Ang inyong nararamdaman. Ha? Bakit kayo lumalayas sa Pilipinas? Ha? Sabihin nyo yung totoo, huwag kayong matakot. Ha? Eh dito talaga namang walang mangyayari na eh. Kaya kung hindi kayo mag-abroad, kawawa. Kawawa, kawawa, kawawa. Wawa. Wawenta sa Pinas. Angelica Tan from Matikaw. Tama? Matikaw, Matikaw, Misamis Oriental. Oh, yung mga taga Misamis, ang kuha na. Mukhang lalayasan nyo na yung ano nyo, probinsya nyo. Oo nga naman. Eh sa mga far-flung places in the provinces na, ha? Kasi karamihan po dyan sa probinsya, asfaltado, simentado, yung kanilang mga kali. Pero hanggang ngayon po, puro bato yan. Putik pag umulan, alikabok pag araw. Yan po ang tunay na kaganapan. Pero, ginastusan na ng gobyerno yan. Nang limpak-limpak na salapi. Yung mga farm-to-market roads. Pero hanggang ngayon, pag pinasyalan mo, mapapakamot ka ng ulo at masasabi mong anak po kung ano-ano. Diba? Dahil, sana naman napunta yung budget nun. Nagahasa na naman.
No. Ayan. Hanggang ngayon, nangyayari pa po yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. At latest on the Palawan plebiscite. Natutuwa po ako ang iyong lingkod. At nanalo ang vote na no sa paghahati-hati ng lalawigan ng Palawan. Sa ating kasamang si Jess Di Culongon na siyang namuno upang kibain ang mga politikong mapagsamantala. Kaya gusto nilang mahati-hati sa tatlong parte ang lalawigan ng Palawan. Yung isa, ibibenta sa malapit na yun eh, sa South Philippine Sea, yung pinagpapagawa ng ano, yung pinagawa ng China, nung Pacquiao China. Di ba? Ayun, hindi nabibitawan yan. Maniwala kayo. Ha? Oh, nakabaho na tayo ng utang sa China eh. Subo ng subo yung bansang China sa atin. Sige, bigay ng bigay yan. Oh. Kala nyo ba walang kapalit yun? Yan po ang style ng mga inject. Bubusugin ka. At pag naningil na yan, patay kang bata ka. Ha, 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 ha. Hindi ho, Happy New Year, matagal pa. Hindi pa Pasko. Hindi pa po si Santa Claus, si Asintado. Kasami. Po, sino naman tong ano natin? Wala, ito muna kay kasamang Charlie Pry. The Prying Pan. Mag-enjoy yang si Rockwe. Rockwe. Kung naging polis. Alam ko na. Dami niyang makakasabay sa shower room. Hindi lang ano yan. Hindi lang mag-i-enjoy. Ha? Super enjoy. Si Rockwe. 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 Ha, dapat. Gusto mo sabihin, parin Charlie, suggest kaya natin sa shower room mag-press conference lagi ito. Ha, ha, Secretary Rockwe. Okay nga siguro yun, no? Press conference sa shower room. Woo! Come on down! Okay. Dito pa sa atin pa rin si kay Melito. Meron din po tayong patabaing baboy. Ha! Alam ko na kagad niya kung sino yan. Dating Justice Secretary yan, you know. Kundi ako nagkakamali, ha? Kung mali yung pagbaril ko. Eh, sa pool eh. Kahit na walang pangalan dito, eh, alam ko kagad kung sino yung baboy. Patabaing baboy sa Senado na walang ginawa sa tuwing may session, kundi matulog. Yan. Ha, 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 ha. Sabi ni Melito Rodelio Militante. Thank you, pare ko. Oo nga. Talaga naman. Umuusok. Parang gusto ko ituloy-tuloy na. Kaya lang, baka umusok yung makina natin eh. Pag umusok yung makina, titirik tayo. Kaya, medyo meron tayong pa... Ha? Pakwe, pa hapyaw-hapyaw konti, pa kwela, para maibsan naman yung ating
paghataw. Muli-uli sa ating ano, sa ating presidente, kay Katoni Salaw, Antonio Salaw, BSCC President. Hindi na naisip ng mga nasa poder ng kapangyarihan na ang ultimo sentimong sumasahod ni sinasahod nila ay galing sa lukbutan ng bawat mamamayan. Hay, talaga naman. Tama ka dyan, Katoni. Ano pa? Eh, lahat naman yun eh. Dapat umayos na sila at tumino na sila. O, mas gusto nila na ano, karma? Karma ba yun? Mas gusto nila na karma ang dumating sa kanila. Ah, yan, oo. Sige. Pag hindi kayo tumigil, ipagdarasal namin na tamaan na kayo ng dapat tumama sa inyo. Ha! Bad karma is coming to town. Ha? Kita nyo, ha? Broad Stream Cast Communicators. Good eve po. More power po. God bless po. Napakabait. Ito po, kay Ate Lilian Gabriel. Lilian Gabriel po is watching. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo ang aking maiden broadcast. Patikim pa lang po ito. medyo ano lang eh. Hindi pa naayos ng todo itong ating setup eh. Ha? Eh sa totoo lang, nangangawit na akong sa paghahawak ko nitong ano ko eh. O, monopod stick. Kaya isang ano, yung kanang kamay ko lang nakikita nyo. Dahil ito pong kaliwa, humahawak doon sa stick. Pero wala po yan. Kaya natin yan. Thank you, Ma'am Lilian. Kay Louis Del Rosario, kasami, pakiasintang mga kawani ng SSS. Ay, naku, masamang ano. Mukhang darating na naman yung nung una kasi montik ng ano yan, montik ng gumuho yung SSS, mawala. Dahil sobra ang anomalya. Ang nagtatamasa lang sa pera ng mga manggagawa. Manggagawang mula sa mga pribadong manggagawa ay mga nanunungkulan mula sa itaas. Ang lalaki po ng sweldo ng mga yan. At bukod sa sweldo, yung mga bonus pa. Talaga, ganun po nila kadaling gahasain. Ha? Ang pera ng mga pribadong manggagawa. Yan, Louis. Totoo yan. Kawawa. Yung mga kawani. Ah, kawani lang yan eh. Yung mga opisyal. Mga presidential appointees. Ha? Lalaki ng sinusunog na salapi niyan na kontribusyon ng mga pribadong manggagawa at pribadong kumpanya. Ganyan po kawalangya ang mga namumuno dyan sa SSS. Sip. Huwag naman sanang mangyari ang aking kinakatakutan na tuluyan na ngang gumuho ang SSS. Tako, ang daming apektado nito. Madaming maapektuhan pag nawala yung SSS. Oh. Di ba? Eh, buti yung PhilHealth tayo, salba pa eh. Kung hindi, nagkataon, anak ko po, ang daming kawawa, yung wala pambayad sa ospital.
Sus, Mariosep, sampu mamumulot ang pambabayad dyan sa mga ospital na sobra kung maningil. Hino-hostage pa yung mga pasyente. Nako po. Ewan ko. Lord, sana'y magising na ang mga taong ito. Ipinaramdam mo po sa kanila ang galit mo. At sila'y binibigyan mo pa ng pagkakataon upang magsisi at magbago. Wala na po akong magagawa kung hindi pa kayo magbabago. Ha? Hindi pa kayo titigil sa mga katarantaduhan nyo. Ha? Ganun po yun. Alam nyo po, kung gusto patigilin ng Panginoon yan eh, kayang-kaya. Kaya nga, hindi pa siguro, ha, dinadagdagan pa yung pahirap. Bah, eh, alam nyo naman, walang maitatago sa Panginoon eh. Na? Sa totoo lang, simula na magkaroon ng pandemya, doon lang natutong, naku po, halos minuto, sigo-segundo, ang pagdarasal ng mga tao. Naku po, naku mo, Diyos ko. Never na nakita ko mga taong ganyan. Pero nung tumama po ang pandemya, halos walang puknat. O wala nang puknat ang paghingi ng saklolo sa ating mahal na ama at sa kanyang bugtong na anak. Naitigil na. Patigilin na ang pagkalat ng virus na gawang China. The China-made virus. Na kumitil sa buhay ng milyong katao worldwide. Gaya po ng nasabi ko kanina, in America alone, more than 500,000 Americans ang namatay dahil po sa virus na ito na nagpahirap sa buong mundo. Kaya wag po tayo maging plastic. Dami kong kilala dyan, no? Ha? Oo. Wala kang tigil sa pagtulong. Pero wala. Tulong. Ha? Tulong. Bigay ng ano, hindi po nakukuha yung ganun, hindi po kayo mapapatawad sa ganun. Eh yung ibinibigay yung tulong sa mga nangangailangan, galing naman sa nakaw. O gusto nyo lang maipakita na nagbibigay kayo ng ayuda. Pero, wala rin. Tuloy pa rin ang dati nyong gawi. Ha? Ang pagmamahal nyo sa salapi. Yan ang Panginoon nyo. Sa totoo lang. Marami yan. Marami ang ganyang tao na ang dinadakilat pinapanginoon nila ay salapi. Pero hindi po kayo matutulungan ng inyong salapi. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon,
Kala nyo, masasalba kayo? Dahil, parehing tulong nyo sa ano yun, sa mga bahay ampunan, sa mga institusyong nangangailangan ng ayuda. Sila po, alam lahat yan ng Panginoon. Nakalista po yan. Ha? Oh, eto ka. Ha? Oh, nako. Eh, may nakaredy sa'yo. Oh, eto. Doon sa dagat-dagat ang apoy. Ha! Doon ka pala nakadistino, oh. Oh. Sa dagatang apoy ka babagsak. Imbis na sa ipinangako ng ating Panginoon, mahal na Panginoong Jesus, na kayo'y bibigyan inyong makakamit ang buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan, wala nang kasamaan, so and so forth. Yun. Yung mga patay ay kanyang ibabangon upang hatulan kung saan sila dapat dalhin. Sa dagat-dagat ang apoy o pagkaluban sila ng buhay na walang hanggan. Yan po sa pagbabalik na muli ng ating mahal na Panginoong Jesus. Whew, 7:40, malapit na. We still have 20 minutes before our friend Ben Paipon. Your Honor, please. Umuusok na. Tuloy-tuloy ito, usok na ito. Apoy. Ha? Ewan ko sinong masasagasaan ngayon kay Your Honor, please. Ito, marami pa yata tayong hindi nababasa. Yan, Eduardo. Kasami, pakiasinta po ang kawanin ng POEA. Oh, bakit? Kasi bagal nila magproseso from watching from Negros Occidental. Ay, totoo yan. Ah, ah, oh. Oy, kayo mga taga-POEA. Ha? Anak ng tete ko. Oh. Naghihirap na nga yung mga OFWs dati dito eh. Tapos pinahirapan nyo pa yan. Imbis na makaalis na yung mga yan at makapaghanap buhay ng maayos sa ibang bansa. Ko. Eh, itigil nyo na yung katarantaduan nyo. Ha? POEA, ha? Oh, warning. Warning to sa inyong mga taga-POEA. Hindi ako manghihimi na ilantad ang inyong mga kabulukan, ang inyong mga pangalan, kapag hindi kayo tumigil sa inyong katarantaduan, kalokohan, at pangungutong. Ha? Babala. Binabalaan ko kayo. Ha? Babala ni Asintado sa mga walang yang taga POEA. Ay, nako. Naubutuloy ako sa inyo. Ha? Okay. Thank you. Yan, Eduardo from Negros Occidental. Thank you for tuning in to our program. Ben Paipon! Hoy, my idol!
Good evening, my friend. Matangikli. Tinipid mo yung comment mo. Kanina pinapanood kita sa Radyo Pilipino eh. Ha? Broadcasting live from Intramuros in Manila. Nakanan. Yes. From Manila. 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 Hatog. Di ko alam mo yung ano, lyrics eh. Medyo pa, pasundot-sundot lang yung tirada natin. Again from our friend Charlie Fry. May mga durobo din sa mga nagdaang administrasyon pero pinakamaraming magnanakaw. Pinakamaraming magnanakaw doon po ngayon sa pamahalaan ngayon. Idagdag mo pa ang mga trolls na sumusweldo mula sa pera ng taong bayan para lamang paghati-hatiin. Ayun. Paghati-hatiin. Paghati-hatiin ang Pilipino. Anak ng tipaklong. Paghati-hatiin ang mga Pilipino. Pagpatuloy lang natin, kasamang Charlie, Idol Charlie, Idol Ben, Idol Ka Tony, and the rest of the group, kay paring Willie, Spiritu, for your information, FYI. Ha? Tuloy lang natin. Ha? Huwag tayo magsasawa! Nagisingin at upakan ang mga mandarambong na ito, ang mga magdanakaw, mga hindurupot. Sa pamahalaan. Yun. Stay positive, Secretary Roque. Ha! 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 Sabi pa rin ng ating kasamang si Charlie Pry. Oy, yay, yay. Mama Mia. Si Harry Roque. Positive sa COVID-19. Mabait naman tayo eh. Sana malusutan nyo. Ha? Ikaw, General Sinas. Sana, ayan, nakalabas ka na eh. Mukhang ayos na, pero nahigingan ko, may paglabag ka na naman sa health protocol eh. Na ginawa eh. Che-check natin yun, ha? Parang pumasok kanina sa akin, ha? Yung naghahanda siya ng press conference, eh, yung isang broadcaster, ha? Parang may nilabag na naman na health protocol. Ang bobong hepe ng kapulisan. Four-star general Debold Sinas. Wala akong kabilib-bilib sa'yo. Sa totoo lang, Sinas. Not even katiting na anak ng teteng talaga. Woo! Kung yung iba, mabobola mo. Tahasan kong sasabihin sa iyo. Never. Never. And never mong mabobola si Asintado. Yun. Hi. Talaga. Ha? Tutuloy muna natin itong ano. Daming patating ano yun. Mga paalis na OFW papuntang ibang bansa upang doon lahat makipagsapalaran. Ha? Ito si Donalyn. Donalyn Pantalunan. Pantalunan? Ah, Allah, Pantalunan.
Marami ka bang pantalon dyan? A joke lang, joke. From Baler Aurora. Oh, oh. Okay. Kay Mercy Gabilan. Furok 14. Saray. Kala ko Saray Banggi. Sarong Banggi. Saray Tibangan. Iligan City. Oh, narating ko na yung mga lugar na yan. Nung Malacanang reporter ako, marami ako, nag-alugad ko yung mga yan eh. So, bago ko itinali sa opisina bilang editor ng dyaryong People's Tonight, People's Journal, and sa Journal Group of Publications, na saan umarangkada ang ating kolom na asintado, minahal ng ating mga libo-libong taga-subaybay, number one po yung column ko. Paglabas ng dyaryo, yung kagad tinitignan, yung mukha akong gwapo. Eh. Talaga, oh. Ganda lalaki raw ni Asintado. Laho akong barya. Eto. Marian. Nakita. Sa Pinoy, Marian. Yan. Pero kung gagandaan, Marian, Eduardo, ha? Op, Purok, Santa, ha? Ah, ano yun? Purok, ano yun? Santa Banana? Saan yan? Dito City, Sagay City. Sagay City? Saan ba yung Sagay City? Ah, Sagay, saan yun? Anong parte ng, anong Bisaya, Mindanao? Ay, saka na natin ni ano yan, papaliwanag kung saan yan. Sa Lupalop yan. Joan Villegas, Mantikaw, Misamis Oriental. Lisel Roncal, Maramag Bukidnon. Ha? Pasensya na po kayo, minsan natatakpan ko yung noo ko eh. Sabi ko nga po sa inyo, eh hawak-hawak ko to stick. Para matuloy lang yung... maiden broadcast natin. Negros Occidental. Oh, Negros Occidental daw yun, Sagay City. Pero Bisaya pa rin yun. O oh, Mindanao. Ah, Bisaya. Akala ko doon sa probinsya namin eh. Tatay ko, taga ron eh. Taga Davao ako eh. Davao City. Ha? Kaya ang tatay ko? Oh, alam nyo na ako, sino yung tatay ko. Ha? Oh. Lisela, tapos na yan. Last but not the least, si Mayi. Mayi Yamit. Bukidnon rin pala to. Don Carlos Bukidnon. Sa kani-kanila mga pamilya, sana nanonood sila sa atin ngayon, sa ating programang Asintado sa BSCC. Sana sa susunod kong mga programa, yun, nakikiusap po kami, nagmamakaawa, lumuluhod sa inyo. Ha? Kita mo na, talagang kailangan magmakaawa tayo, gagawin natin. Ha? Pride. Hindi nakakain yung pride. Fried chicken, nakakain. Ha? Pakisubscribe lang po, like, share, subscribe. Ano pa ba? May kulang pa ba? Like? Ha? Like? Share? Comment? Share? Comment? Subscribe! Pinaka-importante! No, at pagtapos po ng Facebook Live, kanayin nyo po yung YouTube. Doon nyo. Ha? Kailangan ba doon? Like ng like doon o share? Subscribe? Ayun, ganun din po. Like, share, comment, subscribe. Lahat na po. Sa ganon, ay makakatulong po kayo sa amin upang mapalawig pa ang ating paglilingkod sa taong bayan. Hindi lamang sa bansa natin sa Pilipinas, kundi para pa sa mga Pinoy abroad. Ha? Na nagtitis po na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay
upang pagdating ng araw ay makapagbigay sila ng kahit konting kasiyahan, kaginawaan sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. From Josephine Roquero. Good evening po, Sir Sammy. Blessed Monday po. Ay, thank you so much. Kung hindi po kayo nagkakamali, hindi ako nagkakamali. You're from Tanza in Cavite. Namomonitor ko po kasi pag ano eh. Oh, yun, taga Tanza, ganun. Ay, yun. Ay, sana hindi po ako nagkamali. Taga Tanza, Cavite kayo. Ha? And yung kaibigan ko, si dating NBI Director, si Ipemaco Velasco, si Attorney, si Fiscal, Provincial Prosecutor Manny Velasco, eh, mga mahal po natin yan. Kaya lang, namayapa na po sila. NBI Director Ipemaco Velasco and Emmanuel Velasco, the Provincial Prosecutor of Cavite, Cavite province at that time. Yes, sir, sabi po ni Ma'am Josephine. Ma'am Josephine, thank you so much. Huli man daw at magaling, eh, talagang magaling pa rin. It's 7:54. At sa loob po ng ilang sandali ay inyo namang mapapanood ang isang batikan. Veterano at talaga namang hanggang ngayon ay naninindigan para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino, Ginoong Ben Paipon. Your honor, please. Yan. Ho? Ha? Parin Ben, ha? Kita mo naman yung pag ano ko sa iyo, ha, introduce ko, kulang pa kayo susunod, masisiyahan ka lalo dahil kulang pa yung sinasabi ko eh, ha, dadagdagan natin yan habang umuusad ang ating panahon. Napakabilis. 1 year ago today, sumabog ang pandemya, pumutok ang COVID-19, ang virus na gawa po sa China. Ha, kalahin nyo. Tapos, panayang donasyon ngayon ng walang kawenta-wentang bakuna. Santissima Sus Mar Joseph, anak ng teteng. Ano? Bakit? Bakit? Ako, di, mukhang di ako makakakanta. Medyo na nagasgas ng todo yung lalamunan natin dito. Sa, pero hindi! Ha? Ilang minuto na lang po tayo sa ating dalawang oras na palatuntunan sa Broad Stream Cast Communicators araw-araw mula po Biyernes, ano, baliktad. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yan. Medyo ginanong ko lang po para, oh, magulat kayo. Kala nyo matanda na ako, no? Ang talas po ng pag-iisip ni Asintado. Hindi ninyo ako maluloko. Sa totoo lang. So, Ma'am Roquero, Josephine, salamat po. Sa lahat po ng nagkomento, mula pa doon sa New Jersey, saan-saan pa. Eh, palagay ko, umpisa pa lang naman ito eh. Not bad. Hindi, yung mga, ano natin, nabanggit natin ng mga apelido kanina, hindi pa eh. Ni isa walang, ano ah, busy siguro dahil umaga na sa Amerika, sa ibang lugar. Sa California, oh, umaga. Umaga na ngayon. Dahil alas 8 na tayo dito eh. Oh, ayun.
busy sila, punta sa opisina, punta sa ospital na pinagtatrabaho nila. O yung mga taga-Hawaii pala. Ha? Taga-Hawaii tsaka Guam. Gabot, Ganaban, Sampayan. O yung po dating mayor ng City of Vallejo sa California, si Bob Sampayan. Na hindi na po tumakbo noon nakaraang eleksyon dahil po sa health problem niya. Kumusta po? Pinsan, Bob Sampayan, the former mayor of the City of Vallejo in California. Nami pa, kay ating Perla Sinon sa New York. Ang dami. Susunod, lilista ko na nga. Sa dami po, hindi ko masabi lahat kagad eh. We still have a minute to go. Inaantabayanan po natin ating kapatid. Matagal nang kasama sa larangan ng broadcast, si Ben Paipon. Habang wala pa siya, eh, pwede ba ako mag-overtime? Dami ko pang hindi natatalakay. Talagang, anako, marami pa tayong uupakan eh. Kaya lang, nawala nga yung mga kodigo ko. Kaya, pasensya na ho kayo. Ito, wala tayong guide. Kung ano lang, pumasok. Yun, di ba? No. Ganun lang tayo. Di ba? At bago po ako magtapos, habang wala pa po si Paring Ben, sana'y nasiyahan po kayo sa ating maiden broadcast. Ngayong araw ng Lunes, Marso 15, 2021. Ano po? At lagi po nating pakakatandaan, ha? God first. God first. Wala nang iba. At hindi po tayo maluluwang, malilihis ng ating tatahaking landas. Mr. Joey Ortiz, thank you, sir. I salute you also. I salute you too. Yeah, thank you for joining in. Kay Renato Sulit, again, okay po, sir. Ang launching nyo, matalas pa talaga. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. And my parting word. Eh, wala, pwede pa ba, Ka Tony? Paring Charlie? Ito, habang iniintay natin si Mr. Paipon mag-takeover, baka ito na siguro yung last parting word from Asintado, Sammy Gabot. If God is with us, who can be against us? Ulitin po natin. If God is with us, who can be against us? With that note, from St. Paul. Hanggang sa araw po ng bukas, araw ng Martes, March 16, sana'y muli po ninyo akong samahan sa isa na namang umuusok, nagbabaga na palatuntunan. Keep safe. God bless always po. First God. Again from Josephine Roquero. Thank you, ma'am. Thank you. So, sa ngalan po ng ating mga kasamahan, nag-amen. Amen po. From Joey Ortiz, isa po sa ating mga kasamahan sa Broad Stream Cast Communicators.
thank you so much. Broad Stream Cast Communicators, amen. Salamat po ng marami, marami, maraming marami. And please, ang pakiusap po namin, huwag po kayong tumigil sa pagsuporta. Pag-like, share, comment, and siyempre po, subscribe to the number one online streaming, ang Broad Stream Cast Communicators. Huwag niyo pong kaliligtaan araw-araw ang aming gagawing paglilingkod. See you tomorrow, Asintado, Sammy Gabot, from Louis del Rosario. Diyos ti agnina apo, na imbag nga rabii, kada kayo amin. Thank you so much. Wala pa si Parin Ben. Parin Ben, Your Honor, please. Lumabas ka na. I'm still on. I'm still, nasa ano pa tayo, no? We're still on air. Oh, magparamdam ka, Kaben, ha? If you're ready. Eh, sasamantalain ko naman yung pagkakataon habang wala ka pa. It's 8:05 in the evening. Dalawang oras na po tayo nagtatalak dito. Sana naibigin nyo ng todo-todo ang ating maiden broadcast. Naging makabuluhan ang ating mga tinalakay na mga bagay-bagay para sa inyo. Ayun pala, nakakalimutang batiin itong si Captain Shell Bison Digital Patrol. Yo. Ha. Idol. Hey. Okay. Yeah. Talaga naman, no? Hindi ako pinagpawisan, ha? Kailangan yata, eh. Ha? Pero mahaba na yung 2 hours, eh. Pag hinabahan pa natin to, baka naman pagsawaan ka agad tayo ng mga, ha? Ang ating mga viewers, listeners, di ba? Kaya medyo relax lang po. At sinisiguro po namin sa inyo na hindi nyo pagsasawaan ang aming mga gagawing pagtalakay araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ating Asintado sa BSC. Wala na, nagsosolo yan. Maraming pilit na gumagaya. Pero ano? Wala. Hindi nyo kaya. Ha? Hindi nyo kaya. Eh, ako lang ginaya nyo, pati sa panulat eh. Oh. Di ba? Eh, tatalakayin natin yan sa susunod na mga programa natin. Okay. Eto pa, dami. Nako, nabol. Iskeho family pa pala. O grupo ito. Ang dami nito. Nagkalat rin to. Nagkalat sa... Nag-text eh. From... Oh, nako. Sa susunod na. Eh, inihintay ko na lang si Parin Ben eh. Yung Your Honor, please. Para nagpaalam na kasi tayo eh. Ha? Eh, mukhang nabubisit na sa atin itong directress natin. Itong tumulong sa atin, si Muriel Neri. Ha? From Misamis Oriental. Yun. Ha? Without her, my friends, wala. Hindi po natuloy ang maiden issue, maiden broadcast ni Asintado. Yun. Okay na po, Kuya Sammy. You can end anytime. Then saka po papasok si Tata Ben. Wala po tayong segue.
Okay. So, sa oras po na 8:08 ng gabi, muli sa inyo pong lahat around the world na nanood at manunod pa sa ating mga palatuntunan ng BSCC, Broad Stream Cast Communicators. Huwag po kayo magsasawa sa panunood sa amin. Makakaasa po kayo, ulitin po namin na talaga namang hoy, sabi ni Panchali, congrats for a burning maiden episode! Goodbye! Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi.